kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Katatapos lamang ng pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika, at ang sabi ng buong delegasyon ay maraming oportunidad ang nabuksan dahil sa kanyang pagpunta doon. Maging ang mga Pilipino na nasa US ay may narinig na mga magagandang plano para sa kanila. Pero may iba din namang mga aspeto ang napag-usapan, kagaya na lamang ng laban kontra sa droga na nailunsad noong nakaraang administrasyon. Tinanong si Pangulong Marcos kung ano ang kanyang paninindigan at pananaw sa mga nangyari sa pinatupad ni dating Pangulong Duterte. Ayon sa kasalukuyang presidente ng bansa, inamin niya na may mga pag-abusong nagawa ang iilang hanay ng gobyerno nang kanilang ipatupad ang utos ni Presidente Roa Duterte na laban kontra sa droga. Sinabi niya ito sa forum na dinaluhan niya sa Washington, D.C. Dagdag pa ni Marcos, ang focus ng nakaraang administrasyon ay nakatutok ng lubusan sa pagpapatupad lamang. At dahil umano dito, maaari daw na sumobra ang ginagawa at maaring umabuso nga ang ilang elemento ng gobyerno. Ito umano ang naging sanhi ng mga pag-aalala ng ilang mga grupo sa pag-aakalang inaabuso nga ang human rights sa bansa. Pero inamin din naman ni Marcos na ang problema din ng bansa pagdating sa illegal na bisyo ay nasa nagpapatupad ng batas. Malala na umano ang pagkakabaon nito sa bulok na sistema na nagpapayaman sa kanila. Aminado itong maraming tiwaling kapulisan at mga opisyal na nagpapalala sa sitwasyon. Gaya umano ng sinabi niya noong bago pa siya nahalal bilang presidente na ipagpapatuloy niya ang laban kontra sa illegal na bisyo sa bansa. Pero iba ang kanyang plano sa pagresolba nito. Ibinida niya sa mga taong nasa pagpupulong ang naumpisahan niyang pagpaparesign sa mga police officials na may mga hindi kaaya-ayang records. Pumuo ito ng 5-man panel para sumuri sa mga pangalan ng mga magsumitin ng kanilang mga resignation. Pinangunahan ito ni dating Philippine National Police Chief General Rodolfo Azorin Jr. Kasama niya naman si dating Defense Secretary Gilbert Chudoro, retired General and Undersecretary Isagani Neres ng Office of the Presidential Advisor on Military Affairs, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at si Secretary Benhara Balos ng Department of the Interior and Local Government. Sa mga kamay nila nakasalalay ang kapalaran ng 973 general, koronel at iba pang opisyal at mga kapulisan ng bansa. Ibinalita rin ni Pangulong Marcos na may resulta na silang binigay kung saan 917 sa listahan ang na-cleared na at wala umanong kaugnayan sa illegal na bisyo. May 36 na kailangan pa umanong dumaan sa mas masusing evaluation. Isinumiti na din daw ang mga assessment ng committee sa DILG at sa NAPOLCOM. At kung matapos na ang pagsusuri ay tsaka ito isusumiti sa kanya para sa final review. Ang rason umano kung bakit ganito ang paraan na nakikita nila ay upang masiguro na matatanggal ang mga tiwaling mga opisyal na siyang nagiging dahilan kung bakit babalik-balik lamang ang mga produkto ng mga illegal na bisyo na umiikot sa bansa. Pinapalusot lamang ng mga opisyal at kapulisan ang mga nahuhuling mga nagtutulak, lalo pa kung malakihan ang mga produkto nito dahil sila mismo ay kabilang sa sindikato. Kampante ang presidente na mas magiging epektibo ang kanyang approach kumpara sa nagdaang administrasyon. Makakaiwas pa ang kasalukuyang gobyerno sa karagdagang problema sa International Criminal Court o ICC na hindi pa rin bumibitaw sa kanilang patuloy na pag-iimbestiga sa totoong nangyari noong kasagsagan ng laban ni Duterte sa illegal na bisyo. Kahit na umapila na ang kasalukuyang administrasyon sa ICC na itigil na muna ang pagsisiyas at ay tinanggihan nito. Nang mag-umpisa na ang pamumuno ni Marcos ay nagsabi na ito na may sariling imbestigasyon ng ginagawa ang kanyang hanay kaya hindi na kailangan pang magpatuloy ang ICC sa kanilang ginagawa. Pero pinagpipilita naman ng ICC na kailangan nilang makuha ang buong katotohanan kaya magsasagawa sila ng pangungulekta ng ebidensya. At nito ngang katapusan ng Marso ay pormal na nilang tinanggihan ang appeal ng Pilipinas para ihinto ang kanilang ginagawa ayon sa ICC. Isa na naman umano itong taktika ni dating Pangulong Duterte para mapatagal ang pag-iimbestiga ng ICC. Ang sinabi umano ng dating administrasyon na umabot sa 6,200
ang mga nasawi ng inilunsad ang laban kontra droga ay hindi nila pinaniniwalaang tama. Ang mga human rights groups at pati na ang United Nations ay naniniwalang mas higit pa rito ang totoong dami ng mga itinumba ng mga pulis at ng mga vigilante. Isang bagay na nakikita ng marami kaya hindi pumayag ang ICC na itigil na munang pag-iimbestiga ay dahil hindi sila naniniwala na patas ang magiging katayuan ng kasalukuyang pangulo. Ang vice-presidente niya ay anak ng taong pinaniniwalaang nagpasimuno sa mga umanong panunumba. Si VP Sara Duterte Umano ay isang napaka-importanteng kaalyansa na nagsiguro sa kanyang pagkaupo, kaya hindi malayong pagtatakpan din umano ni Marcos ang mga ebidensyang magtuturo kay dating Presidente Duterte. Marami tuloy ngayon ang nagsasabi na tila papabayaan ni Marcos ang dating presidente sapagkat naiipit ito sa dami ng pabor na binibigay ng Amerika ngayon sa Pilipinas. Ang Estados Unidos ay isang may impluwensyang miyembro ng UN na mahirap matanggihan ng kasalukuyang administrasyon, lalo pat lumalabas na pinoprotektahan ngayon ang Pilipinas sa posibleng pagsalakay ng China. Gayunpaman ay nananatili pa rin haka-hakang lahat hanggat hindi lumalabas ang resulta ng investigasyon ng ICC. Ikaw, naniniwala ka bang mas epektibo ang diskarte ni BBM kumpara kay Duterte? Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.